Welcome back sa aking channel. Pagkukwentuhan natin ang Slam Dunk Season 2. Ito po ay nabasa ko lamang sa isang site. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Pero bago natin simulan, intro muna tayo. Interhigh Tournament Chapter 110. Nagsimula ang matinding training ni Sakuragi kay Takeshi. Sa hindi inaasahan, apo pala ni Takeshi si Kumi, ang isa sa babaeng niligawan ni Sakuragi noong junior high school. Halos 3 oras ng suot-suot ni Sakuragi ang mabigat na bagay. Nararamdaman niyang nanghihina ang kanyang mga paa at hita. Kailangan na nating umalis. Baka nag-aalala na ang buong team, wika ni Haruko. Pero hindi ako pwedeng umalis. Nang sinuot ko to, hindi na to pwedeng hubarin. Hanggang hindi sinasabi ni Tanda, sagot ni Sakuragi nang biglang lumabas si Kumi. Aalis na kayo? Bakit hindi na lang kayo dito? Mangtanghalian, tanong ni Kumi. Hindi pwede. Hindi kasi kami nagpaalam sa team na matatagalan kami, sagot ni Haruko. Ha? Matanong ko lang, ano ka ni Sakuragi? Tanong ni Kumi. Magsasalita na sana si Sakuragi nang inunahan siya ni Haruko. Manager ako ng Shohoku. Kaibigan ko si Sakuragi. Sabay lingon ni Haruko kay Sakuragi na unti-unting lumabas ang itim na Interhigh na nagpatayo ng balahibo ni Sakuragi. Ha, ganun ba? O sige, tutulungan ko lang si Mami sa niluluto niya, sagot ni Kumi at iniwan ang dalawa. Pagkaalis ni Kumi, Haruko naman, bakit ka nagsinungaling sa kanya? Tanong ni Sakuragi. May gusto sa'yo ang babaeng yun. Halata naman. Hindi ka ba nagtataka? Parang meron siyang tinatago, sagot ni Haruko. Ano? Imposible yung sinasabi mo. May boyfriend na siya. Naalala ko pa, hindi ako papayag na magsinungaling ka sa kanya. Wala akong pakialam kung may tinatago siya. Basta, sasabihin ko sa kanya ang totoo. Napapunta na sa bahay nila Takeshi para sundan si Kumi. Pero, sandali Sakuragi. Gusto kong malaman kung anong tinatago niya na pinigilan si Sakuragi. Kaya hindi tinuloy ni Sakuragi ang binabalak niyang sabihin kay Kumi na girlfriend niya si Haruko. Kakausapin ko siya. Gusto kong makipagkwentuhan sa kanya, wika ni Haruko. Sasama ako, sagot ni Sakuragi. Diyan ka lang. Masungit na sagot ni Haruko at pumasok sa bahay nila Takeshi. Iniwan si Sakuragi. Ha? Sana walang sasabihin si Kumi na magpapagalit kay Haruko. Baka hindi na ako sikata ng araw, wika ni Sakuragi sa kanyang sarili at ipinagpatuloy na ang pagsasanay niya. Pumasok si Haruko sa bahay ni Takeshi. Naabutan niyang tinutulungan ni Kumi ang nanay niya sa pagluluto. Mami, damihan natin. Kailangan ni Sakuragi na kumain ng marami, wika ni Kumi na nanay niya nang dumating si Haruko. Ikaw pala yan, Haruko, wika ni Kumi. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Haruko. Ha? Tungkol saan? Tanong ni Kumi. Gusto ko lang malaman ang nakaraan ni Sakuragi, sagot ni Haruko. Ha? Nabiglang lumungkot ang mukha ni Kumi. Kaya lalong gustong alamin ni Haruko ang kwento nila ni Sakuragi. Pumunta ang dalawa sa sofa. Sa harapan nila ay may TV. Medyo matagal na yon. Pero ano bang gusto mong malaman? Tanong ni Kumi. Manager ako ng Shohoku. Siyempre gusto ko lang malaman ang mga nakaraan na bawat player. Kahit anong tungkol sa inyo, sagot ni Haruko. 3 taon na rin ang nakaraan nang mag-transfer ako sa Haiku Junior High School sa Kanagawa. Dito talaga sa Hiroshima ako pinanganak. Umuulan sa Kanagawa habang papauwi na ang mga estudyante. Naiwan ko pa yung payong, malas naman,
wika ni Komi nang biglang dumaan si Sakuragi. Nakakalabas lang, may daladalang malaking payong. Ha? Excuse me? Pwedeng makishare sa payong mo? Ngiting pakiusap ni Komi. Natulala na lang si Sakuragi at unti-unting namula ang pisngi. Ha? Ang ganda! Tulalang nasabi ni Sakuragi. Ha? Kung ayaw mo, sige wag na lang. Wika ni Komi. Ha? Hindi. Heto, sabay na tayo. Ako nga pala si Hanemichi Sakuragi. Third year ka rin ba? Tanong ni Sakuragi na napakamot-kamot sa likod ng ulo niya. Ah, oo. Transfer ako. Galing ako sa Hiroshima City. Ako nga pala si Komi Shizuki, Section 5. Ang tangkad naman. Pagpapakilala ni Komi kay Sakuragi habang naglalakad sila. Ha? Nasa 100 cm ang height ko. Ako naman si Hanemichi Sakuragi, Section 7. Sagot ni Sakuragi na namumula ang pisngi. Nang mga oras na yun ay naramdaman ni Komi na hindi masamang tao si Sakuragi dahil lagi itong nakangiti sa kanya. Para sa kanya masarap kausap si Sakuragi. Habang naglalakad sila, naiisang payong lang ang gamit na kita sila ni Mito, Takemiya, Nomi at Yuji. Aba, tignan nyo, mukhang may babae na naman magpapaiyak kay Hanemichi. Wika ni Yuji. Ha? Pang 49 na babae na yan, sagot ni Takemiya. Dagdag sa record, tara sundan natin sila, sagot ni Mito. Kinabukasan, pumunta si Sakuragi kasama ang apat niyang kaibigan sa third year section 5 habang sinisilip ni Sakuragi sa Komi sa bintana. Wow, ang ganda talaga niya. Kapag naging shota ko siya, ako na atang pinakamaswerteng lalaki sa mundo, wika ni Sakuragi. Naku, Hanemichi, sa ganda naman ni Komi, siguradong may boyfriend na yan, wika ni Yoji. Tanungin mo muna bago mo pormahan, wika naman ni Takemiya. Tama, baka mamaya umaasa ka lang sa wala, wika ni Noma. Kung ako sa iyo, Hanemichi, ang mabuti pa huwag ka nang umasa. Hindi pinapalampas ng mga lalaki ang ganyang kagandang babae, sagot ni Mito. Alas 4 ng hapon, tinanong ni Sakuragi si Komi. Ano, boyfriend? Wala, bakit mo na itanong Sakuragi? Tanong ni Komi. Ha, wala. Palusot na sagot ni Sakuragi na tuwang-tuwa sa nalaman. Habang ang apat na bugok ay nagtatago sa damuhan. Imposible. Hindi makapaniwala si Mito. Pero imposibleng patulan niya si Hanemichi, wika ni Takemiya. Tama, sagot ni Noma at tumango naman ng ulo si Yuji. Nang biglang nagtawanan si Komi at Sakuragi na tila ba masaya ang pinag-uusapan nila habang nagtatago ang apat sa damuhan. Lumipas ang ilang buwan, naging malapit ng magkaibigan si Sakuragi at Komi. Hanggang sa dumating ang oras na nagtapat si Sakuragi kay Komi habang sabay silang naglalakad. Gusto kita, Komi. Nahihiyang pag-amin ni Sakuragi. Sakuragi, na mukhang nagulat si Komi. Pwede ba akong manligaw? Papatunayan ko sa iyo na totoo ako sa iyo. Sana pagbigyan mo ako. Ikaw lang ang kaisa-isang babaeng hindi umiwas sa akin. Halos lahat takot sila sa akin, wika ni Sakuragi. Kasi pakiramdam ko, hindi ka naman masamang lalaki. Kagaya ng sinasabi ng iba, pumapayag ako, ngiting sagot ni Komi. Talaga? Sobrang saya ko. Pangako, hindi ka magsisisi, Komi, sagot ni Sakuragi. Isang linggo nang nililigawan ni Sakuragi si Komi. Sa hindi inaasahan ay isang lalaki ang pangalan na Nozoki ang biglang pumorma kay Komi bukod sa gwapo na tinitilian ng mga babae sa eskwelahan. Paano ba yan, Hanemichi? Mukhang yung Nozoki pumorma kay Komi, wika ni Mito. Hindi ako makakapayag, naunggoy na kilos ni Sakuragi. Inabangan nila si Nozoki sa daan.
Nozoki, tawag ni Sakuragi. Hindi mo ako mapipigilan kung gusto kong ligawan si Kumi, sagot ni Nozoki. Ako ang una niyang nakilala, kaya layuan mo siya, sagot ni Sakuragi. Harumichi, upakan mo na yan, wika ni Mito. Tama, turuan mo na yan ng leksyon, sagot naman ni Takemiya. Dahil sa sobrang selos ni Sakuragi ay binugbog niya si Nozoki na halos malumpo na. Sa hindi inaasahan ay nakita siya ni Kumi na hindi makapaniwala sa napanood niya. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!